Mr. Swain, good afternoon to you, sir. Magandang hapon din po. Napahiya ako doon, ah. In-English ko siya, Tinagalog ako. I'm so sorry. So, marunong po kayo mag-Tagalog? Hindi ako ng diretso, pero okay lang. Galing! Palapakan na natin! Yes. Kita nyo, foreigner, mahal ang ating wika. Salamat po. Paano namin kayo matulungan, Sir Jason? Bawal ko ng usap ng anak ko. May da ako ng dalawang anak. May dalawang anak po kayo? Okay. Opo. Nasaan po yung dalawang anak nyo ngayon? Ngayon sila sa Caloocan. Ito sa ex-wife nyo na si Remy Jean Swain. Asawa ko. Asawa niyo po. Okay. Bakit po ayaw ipakita yung dalawang anak nyo sa iyo? Hindi ko po alam. May da kami ng break yung matagal na. Nag-break ko kayo matagal na? Opo. Anong reason ba't ko kayo nag-break? Mananakaw siya. Mananakaw? Kuha siya ng pira. Pag okay lang, tapos yung kuha siya ng bigas, may da kami ng palay. Okay. Tapos, nang break na break, pag split na kami, matagal. Matagal na. So, nag-split po kayo dahil ninanakaw niya po yung pera ninyo, yung income niyo. Opo. Buy and sell po kayo ng palay. Opo. Ngayon po, yung bata nasa kanya, tinatago niya, ayaw kanyang pagbisitahin. Opo. May karapatan kayo, sir, dahil asawa po kayo. Nasa Australia na po ngayon si Mrs. Nasa Australia po si Mrs. Idol Raffy at yung dalawa niyang anak ay nasa pangangalaga po ng kapatid ni Mrs. na nandito po sa Caloocan. Ma'am Remy. Hello po. Ano kinakabahan ako? Ma'am Remy, huwag kayong kabahan. Andito po si yes, Mr. Po. Jason Swain at may karapatan man po siya na para bisitahin po yung kanyang mga anak. Sabi niya po raw, nagnakaw raw po kayo. Pasensya na ma'am, ayun ang siya mismo nagsabi. Hindi po totoo. Wala, hindi po. Ano pang dahilan ba't kayo nag-break, ma'am? Puro po kasi pang bababae yan. Tsaka lasinggero po rin kasi yan eh. Okay. Wait, at what are you doing there, Jay? Pasensya, kasi yung matagal na hindi tayo nausap. Tawagan kayo yeah. Palagi. Hintay muna, pwede ako nausap-usap. Kasi subukan ko nang kuha ng anak. Magbuhay kayo abroad, okay lang, walang problema. Pero bakit hindi pwede ako nang usap na anak ko? Parent ako, tatay ko, miss na anak ko. Oh, ma'am, ano masabi niyo po, ma'am? Sir, may ano na po kasi yan eh. May kinakasama na rin po yung iba at saka may anak na rin po yan sa labas. Ma'am, it doesn't matter. Kahit na meron po siyang kinakasama, may asawa siya at may anak na, karapatan niya po makita yung kanyang anak. Sir, binigyan ko na po siya ng pagkakataon. Nagpunta, nag-usap na po kami ng DSWD sa City Hall. Lahat po, pinakita ko po sa kanya yung mga bata. Bakit po gusto niya pa rin pong makuha? Ang gusto ko lang po, pwede niyang makita pero huwag niya na pong kunin kasi po kaya po ako nandito kasi nga po hindi nga po siya nagsusuporta. Okay. Kaya po ako nandito sa Australia, nagtatrabaho po ako. Sandi pa. So Jason, ang gusto mo lang po ay makita, hindi yung kukunin yung bata. Visitation rights ang habol ninyo. I want my children providing labas siya sa taga sa Australia. Nandito siya, isip ko kailangan ng bata yung nanay. Walang problema. Okay. Pero labas siya, ako yung tatay. Nabuhay sila. Tama. May trabaho po kayo, sir? Hindi kailangan ako ng trabaho. May da ako ng upa. May da ako ng bahay sa taga sa Australia. Okay. Pero ngayon meron kayong income para support the children na kung nasalin po yung custodia sa inyo. Ngayon siya, yung tatay ko, bigay sila 20 mil isang buwan. Meron kayong natanggap 20,000? Opo. Matagal so, kasi na. Kanina, I was informed that all you wanted was visitation rights be recognized. So now what you want is a full custody of the children. Is that what you pwede. Want? Magandang hapon po, Ma'am Gani Need. Magandang hapon po. Okay, i-refer ko to po yung kaso ni Mr. Jason Swain at sasamahan po namin dyan sa inyo para ma-evaluate nyo po. Sa tingin ko po, mukhang may karapatan nga talaga itong si Sir na kunin ng custody ng mga bata habang nasa abroad yung mother. Kasi nga po, siya yung next of kin. At siya po'y capable naman mag-alaga dahil meron naman po siyang source of income in 20,000 a month na natatanggap daw niya from a relative abroad. Tama ba ako, Ma'am Gani? Actually, sir, meron kami kasing agreement last Monday na sa pagkakaroon po ng visitation niya. Nagulat po kami na nandyan siya. However, sige po, i-assess po namin siya kasi naging advice po kasi namin since married couple po sila, kailangan po siya mag-file ng case for legalities po ng itong pagkuha niya ng custody. Ma'am, ba't natin papahirapan pa? Kung ano po yung nakasaad sa batas? At nakasaad sa batas, in the absence of one
parent, lalo na nasa abroad yung mother, then dapat ang next of kin is the father. But kung wala si father, dapat yung next of kin, which is the parent of the mother or parents. In this case, nandito naman po yung father, do dapat ang next of kin matik si father. Matagal po yung mga batang wala po sa tatay. So yun pong yung emotional effect din sa bata. Pero hindi naman po yun immediate. So kung i-assess po siguro with coordination kung saan po siya nakatira ngayon kasi hindi po namin pa ma-determine kung saan po siya nakatira. Sir, naiintindihan mo kasi yung mga bata ayaw sumama sa inyo, baka matroma. So dadahan-dahanin po natin. Ang ibig sabihin po ng social worker, tuloy-tuloy po yung gagawin yung pagbibisita sa mga bata hanggang sa the kids will get used to your presence. After a few, probably several visits, na ma-recognize na po kayo na kayong tatay, lalapit na po sa inyo. Only then siguro pwede nang payagan na yung mga bata ay mapunta sa inyong custody. Sa ngayon kasi, maging traumatic sa mga bata kung pipilitin po natin na sumama sa inyo na ayaw nila. Yan po yung paliwanag ng social worker natin. Sige po, tuloy lang natin yung visitation rights ninyo para maisakatuparan and then pagdating ng time na sanay na yung mga bata sa inyo, pwede na po natin. Payag ako, nandito siya, mas ayos. Papunta ako sa airport, bigay siya, no problem. Okay. Pero abroad siya, ako nagtatay. Okay, ma'am, punta ka raw dito, ma'am. Uuwi din po ako next month. Oh, next month. Ma'am, sir, uwi siya next month. Uuwi din po ako next month. Payag ka. Payag ko, pero gusto niya ng permanent resident taga sa Australia. Kailangan siya ng buhay sa Australia 5 taon. Hindi pwede siya labas kasi okay. Pag-cancel nila ng permanent visa. Balik siya, pero babalik agad. Yeah. Okay. Sige. Oh. Just a minute. Who's that guy? Yeah. Mayroon ibang kinakasama. Okay. We're telling you. Hang up. Okay, sige, hang up. That's okay. That's my mom. Hi, mom. That's her mom. You can talk to her mom, sir. Tayo po'y mawawala ng oras. So, mamaya po, off-air, tayo po'y tatawag para kayo mag-usap. Okay, sir? Pero I really appreciate, nakakatuwa siya, no? Sir, I really salute you, sir. Salute ko din. Ako, saludo sa iyo sapagkat marunong ko mag-Tagalog. Okay? Mabuhay po kayo, sir. Can you say mabuhay? Mabuhay sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas, yes! Mabuhay ang mga Pilipino. Mamaya po, tuloy namin yung pag-interview kay sir. Thank you very much. Kami po'y sumasaludo sa inyo.